guys. Bye. Come on. Welcome back to our channel. Paliligoan natin si Miho. Miho! Ano sa mayari ito? Hmm? Oh, puti-puti, cake. Puti-puti. Opo, opo. Okay, ma'am. Yung mas magandang. Opo, mamaya, later. Yan. Mag-aalaga kayo ng aso na ganito. Ano man lahing gusto nyo. Bago kayo mag-alaga, mag-research muna kayo kung paano yung tamang pag-aalaga. Ganyan, kung ano yung mga kinakain. Kasi sa totoo lang, magastos. Ay, huh? Magastos pa yun sa may anak, sa bata. Ano sila? Yung itong mga shih tzu kasi, kung sila sa bakterya, ganyan, dali silang kapitan. Kaya hindi sila pwedeng pag-alagala lang sa labas ng bahay. Opo. Kaya bantayin sila pagkalumbas na sila. Kailangan tingnan nyo kung anong gagawin. Kapapitay! Saka ano, madali silang turuan. Halimbawa, magpupo, ngayon magwiwi, palabasin mo lang sa bahay. Wow. May mga nakadikit na muta. Mutain kasi sila eh. Kasi yung ano nila, yung mata nila, laging basa, nagluliha. Kaya kailangan. Yung mata yung sensitive sa kanila. Grooming. Lalo na ngayon, lockdown, bawal lumabas. Bagong groom siya, kaluyang kalbo. Yun, katulad ng sabi ko kanina, ibabala kayo bumili ng aso, kahit anong aso man yan, kahit anong klase. Mag-research muna kayo. Ayan, huwag yung basta kayo bibili ng aso na hindi nyo naman alam kung ano ba yung pagkain nila, ganyan, yung traits ng aso, ganyan. Kasi kawawa yung aso pagka hindi siya naalagaan. And worse, mamatay. Nai-stress din to yung aso na ganito. Yung hindi din siya pwede nung masyadong active, hindi na napapagod. Yung, hindi din pwede sa kanila yun. Ayan. Dati, ang bentahan ng ganito is 5K. Tapos, mas mataas ng konti yung female. Yung female kasi, mga 7K ganyan, 8K. Ano pa yun? Walang papel, no papers. Kasi ito, wala naman itong papel eh. Kasi binili ko ito dun sa pamangking ko. Hinihingi ko nga siya ayaw ibigay. Pinayaran ko ng 4K. 4K ko siya nabili. So, dati kasi lalo na nung wala pa kaming baby. Ni Abby. Kasi yung baby namin. Katakatabi namin siyang matulog. Ayan, kagitna siya sa amin. So, before nung mga 3 months hanggang 1 year, pure dog. Tapos ngayon, pure ano na siya kanin. Kung ano yung ulam namin, yun. Lalo na pag ulam namin is gulay, hiwain ko lang ng maliliit. Tapos ibigay ko sa kanya. Gustong gusto niya. Tapos halimbawa nagsigang kami. Any sinigang na may bayabas. Yung bayabas na yun, imamash ko siya sa kanin. Gustong gusto niya yun. Yung luto na bayabas. So nasa owner naman yun kung sasanayin yung dog nyo na pure meat. Ganyan. Kasi natuturoan naman sila. Kasi yun sabi ng iba, yung aso ko ito hindi kumakain ng ista, ng gulay. Asa yun naman yun eh. Ikaw may ari. So sanayin mo sila, turuan mo kumain. Halo mo dun sa kanin. Ayun. Ito, hindi din pihikan kung ano yung ano. Pero hindi ko siya pinapaulaman ng mga sardinas, tinapa ganyan. Huwag niyong pauulaman ng ganito. Kasi, napapangat yung kutis niya. Ayun. So, no, huwag niyong pakakainin ng ganito. Alagain siya talaga. Hindi ko tinidiscourage yung iba na bumili ng ganito. Sinasabi ko lang. Kasi based on my experience. Kasi 8 years na to eh. Kasi, dumating sa amin, 2 months old yata to. Yung binili ko. So, ayun. Alagain siya talaga, lalo na nung 2 months, 3 months, ganyan, habang lumalaki siya. Siyempre,
papaproga mo siya. Tapos, papasaksakan mo siya ng anti-rabies, ganyan, ng anti-parvo, yung ano siya. May mga vitamins din kasi. Eh, dati kasi ang one shot nun, nasa 280. Ganyan, may mga saksakan ganyan. Tapos, dati ang groom lang niya is 300. So, ngayon, nagtanong ako, 450 na ang pagpapag-groom. So, ang ginawa ko lang, order lang ako sa Lazada ng yung grooming kit niya. Kaya, pakita ko sa inyo yung grooming kit niya. Ayan, ito siya, bawli. Sa pag-groom naman sa kanya, sa pag-gupit, hindi kaya ng isang tao kasi malikot, lalo na sa part ng paa. Kasi kung hinahatak niya ganun, hindi kaya ng isang tao. Kaya sa mga pet shop kasi, dalawang tao, yung isa tagahawak. Ayun. Sabi nung iba kasi, pinapatulog daw yung aso pagka i-groom na ganyan. Hindi ko alam, kasi hindi ko naman nakikita. Kasi pag nasa pet shop ka, yung grooming area nila, meron siyang may divider na ganun, hindi mo makikita. Ando ka lang sa may, ano, parang common area. Doon ka lang mag-aantay. So, pagka pinapag-groom ko siya, minsan, inaantay ko, lalo na pagka pasasaksakan ko or pupurgahin kasi matagal. Minsan, binabalikan ko lang, tatambay muna ako sa Walter, ganyan. So, one time, lumabas kami ng Manila. Siguro mga 4 months siya, 5 months, ganyan. So, makikita kami sa bus. Tapos, naligaw siya ng diaper. So, nung papunta kami doon, nung palawas kami, sa van kami sumakay, express, ganyan. So, may dala-dala kami kulungan. Nakasya lang siya. Pero pag nasa loob na kami ng van, kandong-kandong ko siya. Ayun. Tapos, nung pauwi na kami, nung galing na kami ng Maylip, pauwi na kami ng Bebeis, ha. Sa bus na kami sumakay. So, sabi nung konduktor, sa compartment to, sasakay. Sabi ko, hindi ka ako pwede, mamamatay yung aso kasi mainit doon. So, sabi ko, hindi naman ka ako tumiingay, hindi naman ito tumatahol. Totoo yan, hindi siya tumatahol. Ayun. Tapos yung wag ko na lang daw ilalabas sa ano lang, nakakulong. So, yung mabait naman yung konduktor. Pumayag naman siya. Pero nung nandun na kami sa pinakalikod ng bus, kanun-kanun ko siya. Tahimik lang kasi ito eh. Hindi talaga siya tumatahol pagka kahit na may ibang tao dito sa bahay. Di ba yung iba matatapang, lalo na pagka male, matapang. Ito hindi siya tumatahol talaga. Parang wala kang pet sa bahay. Pero pag once na tinawag mo naman siya, kasi name niya Miho, pag tinawag mo siya, lalapit siya. Tapos alam niya pagka kung sino yung dumating. Halimbawa ako, or si Hubby, kasi kahit sino sa amin, nandito sila sa pinto, nakaabang. Malalambing yung mga ganitong aso, tapos attention seeker sila, tapos nasa iyo na lang yung kung paano mo siya tuturuan, ite-train. So, wag lang talaga masyadong papagurin. Wag lang silang masyadong kakaladyain, ganyan. Pero masama naman din yung una bes hindi mo siya lalaruin. Ganun. Kasi, ang labis, masama din. Masama din yung sobra. Kailangan, tama lang. Ayun. So, marami na rin kasi akong na-event ang mga shih tzu. Shih tzu ng mga friend ko, ganyan, ng ka-church. Minsan may mga nagtatanong pa sa akin kung wala akong alam na binibenta. Tapos may mga nagtatanong kung paano daw pag-aalaga nito. So, lagi kong sinasabi, mag-search muna. Kasi oo, maganda sila. Maganda silang tingnan. Kasi yung mga kaugalian ba na, ay, may aso kang ganyan, social ka, may yaman ka. So, yung pag-iisip na ganun, hindi maganda kumbaga. Alisin natin yun kasi sa totoo lang alagain siya, magastos. Gastos talaga siya. May aeroplane. Sinusundo na yata ako. Yung tuta niya is ganito lang yata siya kalaki. Parang bubuwit sa daga, ganun siya kalaki. Tapos wala siyang balahibo. Parang nga siyang daga, ganyan lang kaliit. Tapos habang lumalaki siya yun, nagkakabalahibo pa unti-unti. So bantayin mo sa gabi. Tingnan mo kung lahat nakaka-breastfeed sa mami niya. Yun. Talagang makukuyat ka din para ka din may alagang baby bata. Yung pagkain naman niya, pag papi pa, is beef raw, papi. Pwede siyang pedigree, ganyan. So before, ang per kilo kasi nun is 90 pesos. Ngayon yata, 120 na. Hindi ko alam kasi hindi na ako bibili. Meron din na mas mura-mura ng konti yung beef raw adult. Mas mura-mura ng konti yun. Pero mas gusto niya yung beef raw papi. Kahit adult na siya, mas gusto niya yun. Pero ngayon kasi pure na kanin na lang siya. Hindi na siya nata ganun. Ang bigat na nito. Hindi ko na alam kung ilang kilo na siya. Pag binuhat mga bigat. Ayun. So kung bibili kayo ng aso, kung nagbabala kayo, search muna kayo. Magtanong muna kayo sa may mga pet na ganito. Ayun. Alamin nyo muna kung paano yung tamang pag-aalaga, yung pagkain,
Kung ano yung mga sinasaksak sa kanya, ganyan. Kung ano yung mga hindi dapat gawin. Ayan. Para, alam nyo, para maalagaan mabuti. Hindi magkasakit, ganyan. Ayan. Thank you guys sa pananood. Basta po mag-ingat tayong lahat. Pag bawal lumabas. Yung bawal lumabas, stay safe. Ayan. Ayan. Para maka-update pa kayo sa aming videos, mag-subscribe lang kayo and comment. Yeah. Thank you and God bless. Bye!